What's up guys? Nandito na naman po inyong kapatid sa kusina, Chia XC. At ngayong araw ay gagawa naman tayo ng isang napakasarap na merienda gamit yung luma or malambot ng ubas. Ayan, ikaw ba ay mayroong luma na or malambot ng ubas? Gawin mo ito dahil ito ay talaga namang mas nakakabusog. Bali, itong ubas ko ay umabot na ng mahigit isang linggo sa ref, kaya ayan, lumambot na siya. Kesa naman aking itapon, eh di gawin na lang natin na mas kapaki-pakinabang or mas nakakabusog na merienda. Bali, ito ay atin lamang hihiwain. So ngayong araw, ang ating main ingredients ay itong lumang ubas. So ayan, after nating mahiwa yung ating malalambotang grapes, ay mag-a-add tayo dito ng 2 medium eggs. Bali, ngayong araw ay gagawa tayo ng grape cupcake. Napakasarap nito mga mamsi, at ito ay the best ipang regalo at ipang handa kapag kayo ay merong okasyon. At gagamit ako dito ng stick mixer para madurog itong ating grapes. Ayan, maganda itong gamitin mga mamsi yung stick mixer, pero kung wala naman kayong available sa bahay, ay pwede nyo na mga gamitin yung blender para madurog ito or maging juice yung ating ubas. Ang kagandahan dito sa stick mixer mga mamsi ay katulad nito, sumasama na yung balat ng grapes, as inaiwan na lang yung juice nun sa ating pinagmixan. Ayan, kung makikita ninyo, ito na yung balat ng grapes. Then after niyan ay haluin na ito mga mamsi, at ilagay na yung mga sangkap na kinakailangan pa natin, tulad nitong 1 teaspoon of cinnamon powder. Ito naman ay optional lamang. 1 half cup of evaporated milk, 1 half cup of white sugar. Bali, ang ating complete ingredients ay makikita nyo sa description box below. Gumamit din ako dito ng 1/4 cup of vegetable oil. Pero kung wala naman kayong vegetable oil, ay pwedeng-pwede rin naman yung cooking oil. Then ito ay ating hahaluin, at isunod na yung ating 1 cup of flour. Pero ang kabuang dami ng ating flour na gagamitin dito ay 1 1/2 cup of flour. Bali, gradually lamang yung paglalagay natin ng harina. Then after nyan, maglalagay ako dito ng 1 tablespoon of baking powder and 1/2 tablespoon of white vinegar. Ayan, haluin lamang, at kapag ito ay na-mix nyo na yung 1 cup of flour, pwede nyo nang isunod yung another 1/2 cup of flour. At ito ay haluin niyang mabuti hanggang sa wala na kayong nakikitang namumuong harina dito sa ating cupcake butter.